Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, umusbong ang isang mapusok na alitan sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas matapos ang insidente ng territorial shelf na isinumite ng Pilipinas sa United Nations. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na kumikilos bilang sentro ng kontrobersya at di pagkakaunawaan. Sa hindi inaasahang desisyon ng Pilipinas, umusbong ang pagtutol ng Malaysia sa desisyon at ipinakita ang kanilang matinding reaksyon sa ginawang hakbang. Sa gitna ng nabuong alitan, lumilitaw ang mahalaga at sensitibong usapin ng territorial integrity at pagtutunggali sa karapatan sa teritoryo sa rehiyon. Alamin natin ang buong isyu sa video na ito. Sa isang pangyayaring nagbigay buhay sa alitan sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas, tinutulan ng Malaysia ang hakbang ng Pilipinas na isumite sa United Nations ang lawak ng kanilang continental shelf sa ilalim ng dagat, partikular mula sa mga baseline ng Sabah. Hindi nila ito nagustuhan at tila raw ba ang Pilipinas ay gumagawa ng sarili nitong desisyon at hindi nakikipag-ugnayan sa kanila. July 1, 2024, nilabas nila ang pahayag ng kanilang pagtutol. Sa isang opisyal na komunikasyon kay UN Secretary General Antonio Guterres noong June 27, iginiit ng Malaysia sa United Nations na wala silang kinikilalang pagmamay-ari ng Pilipinas sa Sabah. Ang Sabah ay napakatagal ng usapin ng teritoryo ng Pilipinas at Malaysia at makailang beses na ring naging usapan sa mga International Body Commission. Nilahad ng Malaysia sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf ang kanilang pagtutol sa partial submission ng Pilipinas. Napuna ng Malaysia na hindi angkop at hindi katanggap-tanggap ang pag-aangkin ng Pilipinas sa teritoryo ng Sabah, na isang mahalagang bahagi ng Malaysia mula pa noong 1963 nang mabuo ang Federation of Malaysia. Kinokondena ng Malaysia ang hindi tugma sa mga lehitimong karapatan ng mga mamamayan ng Sabah noong 1963 ang pag-angkin ng Pilipinas sa soberanya ng Sabah. Sa kabuuan, itinataguyod ng Malaysia ang kanilang pagsasabuhay ng soberanya sa Sabah at itinatampok ang hindi papanagutang pag-angkin ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang opisyal na pahayag at pakikilahok sa proseso ng United Nations. Noong nakaraang buwan, hiniling ng Pilipinas sa isang UN body ang opisyal na pagkilala ng saklaw ng ilalim ng dagat na continental seabed nito sa South China Sea, kung saan magkakaroon ito ng eksklusibong karapatan na gamitin ang likas na yaman. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng Pilipinas sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf sa New York, ibinahagi ng gobyerno ang mga detalye tungkol sa lawak ng undersea shelf nito sa South China Sea, partikular sa kanlurang lalawigan ng Palawan matapos isang mahabang panahon ng pananaliksik na umaabot sa higit isang dekada. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, sa ilalim ng Article 76 ng UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, may karapatan ang isang coastal state tulad ng Pilipinas na magtukoy ng outer limits ng kanyang continental shelf. Ang nasabing continental shelf ay tinutukoy ang seabed at subsoil ng mga submarine na lugar na labis sa 200 nautical miles, ngunit hindi aabot sa 350 nautical miles mula sa baseline kung saan sinusukat ang territorial sea. Sa pamamagitan ng Extended Continental Shelf Technical Working Group na pinamumunuan ng National Mapping and Resource Information Agency, mahigit 15 taon na pinag-aralan at inayos ang pagsusumite. Binigyang diin ng DFA ang importansya ng pagsusumite sa pagpapatibay ng soberanya at maritime jurisdictions ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isinasaalang-alang ang desisyon ng 2016 South China Sea Arbitration na nagtiyak ng mga karapatan ng Pilipinas sa maritime at pumigil sa mga paglabag sa geographic at substantive na limitasyon sa ilalim ng UNCLOS. Sinabi ni Antonio Lagdameo, ang permanenteng kinatawan ng Pilipinas sa UN, na ang hakbang ay maaari pang magbunsod sa mga pagsisikap ng mga bansa na ipakita ang kanilang dedikasyon sa proseso ng UNCLOS sa pagtukoy ng mga karapatan sa maritime at pagsuporta sa internasyonal na kaayusan.
Ayon kay dating kalihim ng Department of Foreign Affairs Teodoro Locsin Jr., hindi magpapabaya ang Pilipinas sa kanilang pag-angkin sa teritoryo ng Sabah sa kabila ng mga alok na pinansyal na agresibo. Ang dumalaw na Malaysian Foreign Minister na si Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan ay magpupulong kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng relasyon ng Pilipinas-Malaysia ayon sa DFA. Plinano rin ni Manalo at Hassan na talakayin ang mga pangyayari sa rehiyon at pandaigdigang aspeto, habang ito ang unang pagbisita ng Malaysian Foreign Minister mula ng mamuno sa Malaysian Foreign Ministry noong Disyembre 2023. Sa pagtatrabaho at pakikipag-ugnayan sa isa't isa, target ng dalawang panig na maisagawa ang 8th Bilateral Joint Commission Meeting na huling naganap sa Manila mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Nag-imbita si Manalo ng opisyal na pagbisita mula sa kanilang katuwang. Pinanindigan pa niya ang pangangailangan na mapanatili ang mataas na antas ng komunikasyon ng dalawang bansa noong 2023. Ayon sa anunsyo ng DFA nitong Biyernes, darating si Hassan sa Pilipinas ngayong araw upang mag-highlight ng mga programa na naglalayong palakasin ang kanilang kooperasyon ayon sa Embahada ng Malaysia sa Maynila. Ang usapin na ito ng Malaysia at Pilipinas ay tila naging tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para kasi sa Malaysia, isang kawalang respeto ang ginawa ng Pilipinas at hindi ginagalang ang kanilang teritoryo na matagal nang natapos ilang dekada na ang lumipas. Sa kaso naman ng Pilipinas, pilit pa rin binabawi ng Pilipinas ang pagmamay-ari nito sa Sabah. Tumataliwas rin ito sa sinasabi ng Malaysia na sa kanila ang nasabing lugar. Ayon pa sa mga opisyal, ang isinumite na territorial shelf ay para sa ilalim ng dagat o seabed at talaga namang sakop ng seabed ng Pilipinas ang baseline ng Sabah. Ipinakilala ng Maynila ang kanilang karapatan sa isang pinalawig na continental shelf sa Western Palawan region ng West Philippine Sea na pinapangaralan ang mga partikular na lugar sa ilalim ng dagat kung saan sila ay may soberanya at eksklusibong karapatan para sa likas na yaman. Ayon sa Malaysia, wala itong batayan at isa lamang aksyon para muling kuhanin ang Sabah sa kanila. Kaya labis nila itong tinutulan. Sa totoo lang, ang pinalawig na continental margin na isinumite ng Pilipinas ay mula sa mga baseline ng estado ng Sabah ng Malaysia. Ipinunto ng Malaysia na ito ay isang tahasang paglapastangan sa kanilang soberanya sa Sabah. Ang protesta ng Malaysia ay naganap habang bumisita ang kanilang foreign minister, si Muhammad Hassan, sa Pilipinas para sa isang courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang at upang magpulong sa kanyang katapat na opisyal sa Pilipinas, si Enrique Manalo, noong nakaraang linggo. Nabanggit ko na sa mga nakaraang video ko ang patungkol sa walang katapusang sigalot ng dalawang bansa sa kasaysayan ng Sabah. Kung atin na ngang babalikan, ang kontrobersya sa pag-aari ng Sabah, isang rehiyon sa hilagang dulo ng Borneo, ay nagmula sa kasaysayan ng kolonyalismo. Noong 1878, ang Sultan ng Sulu na may pangangalaga sa Sabah ay pumirma ng isang permanent lease sa British North Borneo Company na ngayon ay itinuturing bilang isang lease ng mga tagapagmana ng Sultan. Gayunpaman, ang Malaysia ay tumitingin rito bilang isang cession. Ano ang cession? Ang cession ay bayad at hindi upa, taliwas sa sinasabi ng angkan ng Sultan sa Sulu na ito lamang ay pinaupahan sa Malaysia. Ang hindi pagkakaunawaan sa interpretasyon ng kasunduang ito ay naging ugat ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa. Noong 1963, kasama ang Sabah sa pagsasama ng Malaysia, ang Pilipinas ay nagpahayag ng pormal na pag-angkin, isinusulong na dapat ituring ang Sabah bilang bahagi ng Sultanato ng Sulu at kaya't dapat nauukol ito sa Pilipinas. Sa kabila nito, nanindigan ang Malaysia na ang teritoryo ay lehitimong ipinagkaloob sa kanila ng British. Ang tarangkahan sa interpretasyon ng kasaysayan at kasunduan ay patuloy. At ang di pagkakaunawaan ay lumilitaw sa mga di pagkakaunawaan. Ang Malaysia ay nagbabayad ng taunang renta
na nagkakahalaga ng 5,000 silver dollars sa mga tagapagmana ng Sultanato ng Sulu, alinsunod sa kasundo ang nagmula noong 1878. Ang lease agreement ay nagpapatunay na ang pagbibigay ng lease ay perpetual and for all time sa kapalit ng mga regular na pagbabayad ng renta. Nagkaroon ng pagtigil sa mga bayad noong 2013 matapos may lumabas na di nagtagumpay na hakbang upang sakupin ang saba. Ang pagtigil sa mga bayad ay nagdulot sa mga tagapagmana na humingi ng arbitration sa isang korte sa France na nagresulta sa isang US $15 billion na desisyon pabor sa kanila laban sa Malaysia. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nagpasya ang Paris Court of Appeal noong 2023 na walang jurisdiksyon ang Arbitration Tribunal, kaya't ibinasura ang award, suportado ang paninindigan ng Malaysia laban sa reklamo. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay aktibong sumuporta sa pag-angkin ng Sultanato sa Sabah at pagsusulong sa claim nito. Simula nang mawala sa pwesto noong 1986, hindi na pormal na kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas ang Sultan ng Sulu. Sa panayam ni Julki Pliwadi ng Institute of Islamic Studies ng University of the Philippines, sa This Week in Asia, binigyang diin niya na mahalagang magkaroon ng transparency ang gobyerno ng Malaysia sa usapin ng Sabah at umaasa siyang ang Administrasyong Marcos ay magpapaliban at magtugon ng maayos sa hindi pagkakaunawaan gaya ng mga namumuno sa kanya. Ayon kay Julki Pliwadi, kung ang Malaysia ay mapapatunayan na kumukuha ng langis mula sa Dagat Sulu, dapat nilang magpakita ng sapat na tao sa pamamagitan ng pagbubukas ng lahat ng mga libro at hindi magtatago sa maling pag-aangkin at hindi makatuwirang paggamit ng mga mapagkukunan ng iba. Sa huli, ang sigalot ng dalawang bansa na ito ay dapat maresolba sa maayos na paraan at sa diplomatikong pag-uusap. Ang usapin sa territorial shelves ay isang napakahalagang bahagi para sa Pilipinas. Ito ay magpapatibay sa ating sakop sa ilalim ng dagat.